Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today, and so kasama ko si Bodge. Meron kaming kukunin, siguro alam niyo na ako anong kukunin namin. Dahil kasama ko ang aming bike expert. Si Bodge, so kukuha kami ng bike ngayon. So bumili ako ng bagong bike. And kukunin na namin siya ngayon, agad-agad. Hindi na natin patagalin yung pagkuha ng bike. So yan, tara, samahan niyo kami na kunin yung bike. Guys, nandito na kami sa meet up namin nung bibili ng bike. Second hand lang yung binili. Ano, pero sobrang ganda na sa pagkaka-check ni Modge. So parang kung meron mang i-upgrade, siguro matagal-tagal pa. Pero pagkakuha ng bike, sure na maganda na. And so nakuha rin namin ng mababang presyo. Kaya ayos na ayos. So inaantay lang namin na dumating. So dito kami sa 7-Eleven sa Palawan, Laguna. So dito kami mag-meet up. Balitan namin kayo mamaya, guys. Few minutes later. Ito yung binila aming bike. So Foxter FT301, 27.5 siya. So 1x9 yung speed niya. So okay, ang goods naman. Ganda naman siya. Shimano na din. Truvativ naman itong anong handlebar. So okay na okay. Angas, maganda. So na-check naman namin, na-test na din namin, okay naman ang mga ano. Yes. So yun, balikan ko kayo guys mamaya. So i-disassemble muna namin tapos salagay namin sa kotse. Few minutes later. So yun, so nakuha na namin yung bike. Ayos naman sa pagkaka-inspect ni Mod. So hindi siya kasyo sa likod kasi mabay, no? Tsaka mabay yung handlebar, no? Dito siya sa likod. Ayan ang kaiiya. So kinalas namin lahat ng parts para lang magkasya. So pauwi na kami para maitest na rin natin yung bike. Few minutes later. Nandito ako sa shop ni Mod. So check namin yung bike kung may diferensya ba o ano. So meron lang kaming konting nakitang diferensya. Hindi naman diferensya ba? Hindi naman, no? Kumbaga ano lang. Napaka minor lang. Bitin lang yung ano, yung kadena. Naliliitan. Naiksian si Mod. So dudugsongan namin ng kadena pa. Kasi parang meron siyang napapansin pag sinasagad namin yung cambio dun sa pinakamalaki. So yun, so re-remedyohan na lang para mawala. So yan, ito yung ano niya. Ganda rin yung hub niya. Ito, Ragusa. So Truvativ na yung handlebar niya, pati yung, ano matawag dito? Mudge. Ano? Stem. Stem, yan. Handlebar. Truvativ na rin. So yan, so Shimano. Ano Shimano to, Mudge? Shimano, ano yun? Alivio? Alivio. Yung ganito? Oh, Shimano Alivio na yan. Shimano Alivio na. Okay na yan. Ah, okay. So, yun lang pala yun. Yung ano. Yun. Smooth na. So, nagawa na na rin ng ano. Remedyo ni Mods. Talaga to si Mods eh. Yeah, so, ito yung mga pyesa niya na nagustuhan ni Mods. Medium yung size niya. Na 27.5 medium size yung frame niya. Yan yung nagustuhan ko dyan, tunog. Yan, tunog na yan. Tunog mayaman daw yan eh, pag ganyan. Pati yung pedal niya, Shimano na din. Oh. Tsaka nga maganda rito, naka-hydraulic na din. Kaya weapon yung tatak na sa ano niya. Ayos na to. A few moments later. So yun guys, nasa bahay na ako. So, and nalang rito sa likodan yung bike. So, ayan, naayos siya ni Mods. Ginabi na siya sa pag-aayos kasi umulan kanina. So, hindi niya agad natapos. So, subdirkan ko ngayong ano, gabi. It's okay na. So, yun. So, hindi ko kasi masaulo ko ano na yung mga specs itong bike ito. So, ayan, tinignan ko na lang kung saan pa siya binili. So, sabi dito, ayun nga, Foxter 301, 27.5 yung size niya. Tapos, yung weapon hydraulic brakes, tapos Shimano Alivio 9-speed RDN shifter, Ragusa cassette hubs, yun nga yung tunog mayaman daw ko talaga. Tapos Sagmit Cogs 1150 feet, tapos Shimano non-series hollow tech hubs with decas or 32 feet chain ring, Maxxis 27.5 na tire. And so maganda pa yung tire niya, so 27.5. Tapos, stainless spokes,
Stailess Spoke Nipple. At CM29er Santour Shock. Tapos sealed headset, Truvativ stem handlebar, and then sealed bearing pedal, Sagmit Grip, Shimano 9-speed chain. Tapos yun. So yun yung mga specs nitong bike na to. So, syempre, pag nagkaroon na tayo ng time na makapag-ride na ulit, so mag-ride agad tayo. So yun, samahan nyo ako sa first ride ko dito sa bagong bike na bilhin natin. Ah, guys, second hand lang nga wala to. Ah. So, yun. So nakuha natin sa murang halagang presyo. Kaya dinrob na agad namin since maganda talaga yung mga ano niya, mga piyesa niya. So yun guys, so mag-ride agad kami pag gumanda yung panahon. And kumitin agad natin itong ano, bago natin bike. So yun, so guys, hanggang dito na lang. So if you like this video, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel and mag-like. Siyempre, mag-comment din kayo guys kung anong tingin nyo sa bike na to. Kung okay ba siya, positive ba. And ayun, share niyo yung video ko kung nagustuhan niyo. So until our next video, peace!